Francis Leo Marcos, I salute you. Kumakasa ako sa challenge mo. Itong tarong nakikita mo, ipapamigay ko rin to sa barangay Binalay, Malasique, Pangasinan. Kami ay nalockdown dito. Pero sa hirap ng buhay, itong talong ko, pamimigay ko sa mahihirap. Dahil ikaw ang iniidolo ko, kahit ikaw ay hindi politiko. I salute you, Francis Leo Marcos. Makikita mo itong mga talong ko. Oh, sa'yo lahat, sa mahihirap lahat to, tulong ko lang para mabuhay ang ating mga kababayan. Na mahihirap tulad natin. Na mahihirap na tulad natin. Kaya saludo ako sa mga sinasabi mo. Dito sa barangay Malasique, Pangasinan, idolo ka namin dito. Dahil sa kabutiang ginagawa mo sa buong mundo. Kaya ang may tutulong ko lang, itong talong namin. Oh, ipamimigay ko. Punta kayo lahat dito, mamitas lang kayo dito. Dito sa ano? Sa Parian, Binalay. Oh, salamat. I salute you. Leo Marcos. Anay. Salamat Francis Leo Marcos at magandang hangarin mo na makatulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong lalo sa panahon ngayon. So, narito ako, narito ang kumpanya ko, I accept your challenge para mamigay din ng mga tulong, konting tulong sa mga kababayan natin. At ganito nga, nagpadala ko ng lumanda ang bigas from Nobel Siha para ibigay sa mga kababayan natin nang sa ngayon sa munting paraan ay makatulong tayo. So sa mga mayayaman dyan na nakaupo lang sa bahay, na marami naman talagang pera para tumulong sa kapwa natin mga Pilipino, mga hindut kayo, tumulong naman kayo. Kasi mahirapan ang gobyerno natin na tulungan lahat. So kung tayo naman ay nakaangat sa buhay, may kakayahan tayong tumulong. So mamigay tayo ng tulong sa mga kapwa natin. Ngayon natin malalaman ang pagiging makatao natin sa ganitong sitwasyon. So tumulong tayo at sa lahat dyan ng buong Pilipinas, buong Pilipino na kayang tumulong, hinikayat ko kayong sumama sa amin para magbigay po ng tulong sa mga tao na nangailangan. Para malagpasan natin ang ganitong sitwasyon. At sa mga tao naman po na nawawalan na po ng pag-asa dahil nahirapan po sa ganitong problema, huwag po kayo mawala ng pag-asa, magdasal lang po tayo at darating po ang tulong. Darating po ang tulong sa inyo. Tutulungan po namin kayo, kasama ang kumpanya ko, at ang mga tao pong parating pa, alam ko po marami pa po yung mabubuting kalooban para tumulong sa inyo. So magdasal po, huwag po mawala ng pag-asa, narito lang po kami para tumulong sa inyo. Salamat po sa lahat. Hello sa iyo, Francis Leo Marcos. Ito na yung tinatanggap ko yung challenge mo. Ito na yung mga ipapamigay natin ngayon. Ayan, napakarami. Pamigay natin yan sa ating mga mahirap na kababayan. Pwede na siguro yan. Okay, shout out kay Mr. Francis Leo Marcos. I accepted the challenge. So, this is for 30,000 of relief goods. And I challenge also the people of Bansalan, the rich people of Bansalan, to make or to give some relief goods to the poorest. And to my neighbor also, yung mga mayayaman dyan, galaw-galaw naman dyan, magbigay naman. So, I accepted the challenge and hopefully may magcha-challenge din dito sa ano sa Bansalan. So, these relief goods will be given to my neighbors doon sa my Riverside. So, kay Mr. Francis Leo Marcos, you are really an inspiration. So, I accepted the challenge and this will be the reward. Thank you. From Davao City, Bansalan, Davao del Sur. So, this is Mike. Yan. Na-upload ko po yung vlog ni Mr. Leo Marcos, yung Mayaman Challenge. Sir, salute po sa inyo, sir.
So, challenge accepted, sir. Pero hindi po ako mayaman. Pero magdo-donate po ako ng grocery sa mga kabarangay ko dito sa Butong. Ayan. Magdo-donate po ako kahit hindi po ako mayaman. Ito po yung papamigay ko. Yung mga tinda ni Mama. Nandito po sa loob. Ito po, ha. Ito po yung aking i-donate. Ayan, ayan. Siguro nyo po yung tindahan ni Mama. Meron po dito mga delata. Ayan, o, mga shampoo, biskuit, tinapay, may pasit canton, ayan, mga dilata. So, ayan po, idodonate ko po yung lahat kasi po, inaccept ko yung challenge ni Mr. Leo Marcos. Sir, salute, sir. Dahil po sa inyo, na-inspired ako. So, mamaya po, pwede nyo na sugurin yung tindahan ni Mama. No? Idodonate ko po lahat yan. Kunin nyo po yan. Galing po yan sa akin. May mga soft drinks po, po dito. Ayan, o. Ito po, school supplies. Baka kailangan nyo po school supplies. Ayan po, mayaman challenge. Pero hindi po ako mayaman. Challenge accepted. Hello, ano, guys. De, joke lang. Yeah, de. Boss, Francis Leo Marcos, challenge accepted, boss. Although na hindi ako milyonaryo, bilyonaryo na kagaya nyo, ito, may konti kaming naligom, patuloy kaming nagre-repack para ipamigay sa mga kapitbahay namin na talagang higit na nangangailangan. Disclaimer lang po ha, hindi ko ginagawa tong video para magpasikat. Gusto ko lang iparating kay Boss Leo Marcos na challenge ako dun sa mga video niya nung mga nakaraan. Kasi talagang okay, maganda. So yun guys, may konti kaming ipamimigay na tulong. 2 kilong bigas, 1 sardinas, 2 pack na instant noodles. Hindi ho bukbukin yung bigas namin, hindi ho kagaya sa pinamimigay nila. Don't worry, maayos ho ito. Yun po. Ito yung quality ng bigas na ibibigay namin. Hindi ho yan bukbukin kagaya ng ipinamimigay ng ibang mga... Basta, alam nyo na yon kung sino sila. Pinaparinggan ka. At shout out din sa LGUs ng Caloocan. Sana magbigay kayo ng mas agarang ayuda. Kasi 16 days na ng enhanced quarantine. Yung mga tao walang trabaho, walang pera. Yung iba talagang gipit na. So, yun. Sana mabigyan ng pansin. Guys, please, tulungan niyo ako na makarating to kay Boss Francis Leo Marcos. Sir, God bless. Thank you. Oh, ito po para kay Ginoong Francis Leo Marcos. Sir, isa lamang po akong ordinaryong radio announcer. Hindi po ako mayaman, pero I accept the challenge. Ay ito, maliit na bagay itong aking gustong ipamahagi sa ating mga nagugutom na mga pamilya. Kung ikukumpara po sa binibigay mo, sir, mayaman ka. Pero ako, gusto ko rin makatulong even in my own small way. Ito po si Gani Oro at ito po yung X-Steel products ng Yamang Bukid Turmeric Tea na aking ina-advertise sa radyo. Ipamamahagi ko po ito ng libre sa mga tao. Sinamahan ko na rin ng konting dilata, bigas. Basta yung makayanan ko lang po, pancit canton, palagi ko naman may matutulungan na po tayo yan. Pero inaamin mo natin, di naman natin lahat po pwedeng pagbigyan ng lahat. Sabi ng iba, sana all. Pero palagay ko matutupad yung sana all kapag yung challenge po na ginagawa natin ngayon, i-duplicate lang ng marami sa mga kababayan natin. Kasi po ako bilang isang miyembro ng media, kabilang po kami sa mga itinuturing na frontliners, kailangan din po naming lumabas ng bahay para kumalap ng mga balita. Pero sabi ko sa sarili ko, nag-isip ako ng paraan, paano naman makakatulong ng direkta sa tao? Balita kami ng balita, ilan na ang infected ng coronavirus, ilan na ang namatay. Pero sabi ko, mas maganda rin pag lumalabas ka ng bahay, meron kang na-i-share sa mga nagugutom na pamilya sa pandemic na ito na suliranin ng ating lipunan. Kaya tinatanggap ko ang challenge ng isang Francis Leo Marcos. At gusto ko rin pong i-challenge ang sino man sa inyo na i-duplicate itong ginagawa namin. Kaya... Francis Leo, challenge accepted.
sir. Sir Francis, ayan. Leo Marcos. Ayan, sir. Ina-accept ko na po yung challenge nyo. Ayan. Ito po ang aking nakayanan. Kahit papano, ayan, makakatulong po sa ating mga kapatid. Ayan. Maraming salamat po sa pag-encourage nyo sa amin. Ayan. Na kahit papano ay makatulong po kami. Hindi po ako mayaman, sir. Tamang pamumuhay lang po kami. Ayan. God bless you po. Ayan. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po kayo. Paalam. Francis Leo Marcos. Challenge accepted. Nandito na yung 200 sakso prize na pamimigay natin sa ating mga kababayan na nangangailangan. Yes. So, yan guys, kakababa lang po ng ating bigas. So, maayos na natin ito at mapapamigay na po natin. So, salamat kuya, salamat tatang, salamat salamat. Bawal pa na, 1 meter daw. Social distancing. So, yan. So, hindi maabutan ng bigas yung mga subscriber ni Techcraft, yung mga malalayo. Mag-additional ako ng 50,000 cash. Ooh. Masyado naman po yan. 1,000 each sa 50 na katao. Hindi abutan ito. Meron kasi sa Bisaya, sa Bicol, sa ibang lugar. Pagbibigay tayo ng tigil 1,000. Bahala na sila Techcraft at saka si Jen pa ang gagawin. Grabe naman yan. Tumayo yung malahibo ko. Oh, aanin pa natin yung pera. Idol namin ni Kuya Bayani. Well, simple lang. Ginagawa naman ng pagulo natin ang lahat. Para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero binabatikos pa rin siya. Oo. Sa inyo po lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat.